嘟嘟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 
Hey, what is up guys? James E here, and today pahinga muna tayo sa Big Bikes kasi pasok lang naman tayo sa office ko yun eh, medyo magastos pag yung GSX's ginamit ko, so yun. Nakalimutan ko rin yung topic ko. Nga pala yun, alala ko na. So ngayon, discuss ko lang or share ko lang kung ano yung motovlog helmet setup ko or motovlogging helmet setup para sa mga aspiring at nagbabalak mag-motovlog soon. So kahit hindi ko pa considered na sarili ko na isang motovlogger kasi minsan lang mag-upload eh. So yun. So share ko lang. So syempre, start tayo sa aking helmet. So ang aking helmet is a Spyder Arrow modular helmet. So nabili ko siya sa may SM lang dati kasi wala akong no choice eh. May motor na ako pero wala pang helmet. Kumbaga, may helmet ako kaso yung alam mo yung helmet na libre sa Honda, yung half face lang yon, yung parang substandard pa. So yon. So sipin niyo, pinasok ko sa STX UI sa Skyway yung motor ko dati na half face lang, so medyo 'di ba, the Enix. So yon, so bumili ako kasi syempre Spyder fan ako dati. Biker kasi ako, so ito yung brand na ginagamit ko parate sa helmet ko, and then shades and something, so yun. So far, okay naman yung helmet, yung Spyder Arrow. Medyo mabigat lang siya, and yung wind noise yan. Yan lang talaga yung problema ko dito sa helmet na to. Pero feeling ko matibay naman siya kasi good quality naman na, good quality plastic naman yung ginamit, or ABS plastic, kaya feel ko effective siya. Siyempre hindi na natin susubukan kung effective. Sayang naman eh. So yun. So next is, ano yung camera na gamit ko? So yung camera na ginagamit ko is yung GoPro Hero 5. So yung Hero 5 is actually 3 years na siya sa akin eh. This year ko lang talaga siya nagamit ng sulit na sulit kasi nag-start na mag-motovlog. Eh siyempre, umili ka Hero 5, expected mo parati kang mag-beach or travel, pero sa totoo, puro trabaho, 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 trabaho. So yun, so yun lang yung nangyari. But since nag-motovlog na ako, sulit na sulit na siya, and feel ko nga, masisira na siya eh. Kasi yung mga buttons or pindutan niya is lumulobo na. So yun. And then next is, syempre kapag nag-Hero 5 ka sa mga motovloggers ha, so if may budget kayo, syempre Hero 5 na kasi sure tayo sa quality. Pero syempre downside lang nito is medyo mas mahal siya, and kapag Hero 5 pataas ang bibilin mo, kailangan mo nung GoPro mic adapter. So mabibili mo siya dun sa mga GoPro stores kasi wala kang no choice din eh. Talagang bibili ka nito kasi walang other way para makapagsaksak ka ng external mic unless bumili ka nito. So sobrang daya or sobrang talino ni GoPro kasi lahat ng naka Hero 5 pataas, Hero 5, Hero 6 is Hero 7, kailangan mo talaga bumili nito. So, 'di ba? Tapos yung adapter nito is yung price niya is 2,800 kaya ata, kaya sobrang mahal, 'di ba? Ano yun eh? Makabili ka ng SJ cam na SJ cam 4,000 siguro doon, 'di ba? So, 'yun medyo mahal. Pero anyways, yun nga, dahil nagkaroon ng mic adapter, medyo naging hassle sa akin before yung pag mount ito. So dati naka zip tie lang siya or naka tape lang para at least hindi hassle. Pero as of now, yun, nag-search ako sa Lazada, then nakahanap ako nung motovlogging case for GoPro. So ang nangyari, end up meron na tayong case na may lalaganan yung mic adapter. So parang naging one piece na lang talaga siya. So okay na tayo, na-solve natin. So nabili ko yun at 400 pesos ata. So yung brand is Olanzi version 2 motovlogging case. So okay yun, Lazada. Mga 1 week ko lang siguro siya bago nakuha. So yun, hassle ah. Bagal ng wave. Naka third gear tayo. Woo!
So yun, so, nabili ko ngayon guys yung Ulaan Z version 2 from Lazada. And then next, syempre, yung mounting sa GoPro. Ay, de, sige, next na lang. Mamaya na lang yung mounting. Yung ano na lang muna, yung mic. So yung mic ko is, of course, syempre Lazada fan tayo. Nabili ko rin sa Lazada. So yung brand niya is Boya M1. So M1 model na lavalier mic. So so far okay naman siya kasi malinaw naman yung boses ko. Siguro yung problema na lang talaga sa akin is yung helmet, kasi kapag high speeds is medyo maingay talaga. Kung ano yung naririnig ko sa video ko, yun din yung naririnig ko talaga sa actual. So medyo maingay. Pero anyways, ang naging problem ko lang dito sa helmet na to is yung wiring niya is sobrang mahaba. So sobrang siniksik ko to sa loob ng helmet ko. And meron din siyang yung on-off switch para magamit mo sa camera. So yun, so yun yung pinaka-hassle talaga. Kasi sipin mo, ginawa ko pa ng mounting sa likod para lang hindi na-hassle ito. So yun. So yun. So yun na. So yun nga yung mic ko. So share ko na lang yung mga links sa baba. If interested kayo bilhin. Pero siguro hindi ko na lang recommend to. Kasi, pero ang problem ko, may dalawang mic na akong sinubukan. Parehas na nagkakaproblema kapag yun yung ginagamit ko. Kasi marami na akong vlogs na sayang dahil nung nagpalit ako ng mic. Kasi puro mga walang sound. So syempre, kagabitin natin. Doon tayo sa gumagana talaga. Pero share ko na lang din yung link ng mga mic na binili ko before, kasi baka sa inyo gumana, sa akin lang hindi talaga. So yon. And next is ano ba, yung mounting ko sa helmet ko. So yung mounting ko is hanap lang ako doon sa mga luma kong fittings from SJ Cam ko, kasi boy SJ Cam din ako dati, nagkaroon lang talaga ng Hero 5. So yon, hanap lang din, trial and error hanggat sa makabuo ako nung tama. Kasi yung mounting ko dito sa helmet is hindi doon sa gitna talaga. Sa gilid ko siya kinabit kasi hindi flat or wala kang makakabitan nung clip-ons sa gitna. So sa gilid ko siya kinawa. Then parang may extension na lang para gumit na yung camera. So yun. So ganun yung setup ko. So far okay naman siya kasi okay naman nata yung mga videos ko. Yun. Then sa likod, yun nga kasi yung lavalier mic or yung lapel mic ko is may on-off switch. So ginawa ko rin ng mount sa likod. So ayun yung medyo hassle sa akin kasi naghahanap talaga ako ng mas madaling i-setup na mic or na mic, kasi nagpaplano na rin kasi talaga ako mag-upgrade ng helmet. Yung iniisip ko na lang talaga eh, syempre kapag bagong helmet saka maganda, ayoko nang dikitan ng kung ano-ano, diba? So yun. But anyways, yun yung setup ko talaga. So yung helmet, Arrow, Spider, yung camera, GoPro Hero 5, yung mic is the Boya M1 lavalier mic. So yun. So yun lang basic. Medyo hindi siya ganun. Kumbaga yung setup ko is medyo mahal pa nga siya actually, kasi syempre Hero 5 mahal. Pero marami namang alternatives na pwedeng magamit kasi alam niyo naman, si SJ Cam is marami siyang quality na camera and madali rin kabitan ng mic yon. So link ko na lang siguro yung mga naisip ko na okay na pang motovlog. And tsaka may sa online, marami ka na rin mabibiling mounting para sa helmet, para hindi ka na gumawa nung hassle na trial and error pa. Kasi and mas malinis yung setup, di ba? Kasi sa akin yan, may mahaba pang extension para gumit na lang eh. Pero since gumana naman itong setup ko, hindi na ako bumili ng mounting na yun para sa helmet. Siguro sa next helmet na lang, or bibili na lang ako noong telesin na kinakabit lang sa helmet, or yung hindi na dinid, yung minamount na lang, hindi na
hindi na kailangan idikit. So yun, so yun yung mga plano ko. And share ko lang yung plano ko kasing helmet, or tinitingnan ko mga helmet na gustong gusto ko is number 1 yung X-Lite 803, yung black and red na carbon. So yun, yun sobrang trip ko. Next is yung Arfa 70 yata, o Arfa 70 yun na HJC, kasi balita ko pagdating sa high speeds yung wind noise doon is sobrang tahimik. So yun kasi yung pinakahinahanap ko sa helmet, yung magaan siya and sobrang tahimik. So yun, kasi para at least mas madali mag vlog kahit high speeds ka, diba? So yun. So anyways, yun lang yung video ko. Thank you very much sa mga nanood, and sobrang salamat sa 2,200 subscribers. So kung hindi pa nakasubscribe, subscribe kami kayo, support. For sure, kapag nakaabot tayo ng 5,000 subscribers, meron tayong medyo goods na giveaway. So abang-abang lang kayo. Siguro naman makakaabot ako ng 5,000 subscribers mga sa September siguro. Tagal pa, no? Pero basta pag umabot niya ng 5,000 kaagad, may giveaway tayong malapit. So yun. So shout out and happy birthday nga pala kay Reginald Camus, kay Attorney JV, happy birthday din. Sa mga, ayan, mga ka-CRCP NKR 400 owners kasi yan eh. Tapos yun, shout out kay Prex, kay Adrian. Anino pa ba? Yun lang muna para sa susunod na iba. Yung iba na lang eh, siguro doon sa GSX S1000 na review ko. So doon ko na lang kayo shout out, yung mga nagpapa-shout out sa comment section. So yun, sige, end ko na yung vlog ko ngayon. Traffic kasi, hirap-hirap mag-vlog habang traffic. yun, thank you very much. Please like, share, and subscribe with my channel, or channel or video. Once again, this is James C. Ciao! Tidin! Ayaw nga pala, nakalimutan ko guys, I'm back! But wait, there's more! So, update ko lang. Update ko para sa mga plano kong video na sunod. So meron akong vlog na yung kaibigan nga, yung solo ride ko, kasi nagpre-prepare ako for my GSX S1000 review. So yun, siguro mga 2 to 3 videos pa lalabas ko na yung GSX S1000 review ko. May pinaplano ako sa kanya maganda, and paghihirapan ko talaga yan para at least quality talaga yung mapapalabas ko sa inyo. So syempre, mas maganda naman if bigyan ko kayo ng videos na sobrang quality and cinematic. So yun, yun yung mga plans ko dito sa channel ko. Pag 5,000 giveaway, pag 2 to 3 videos, ano na, pakalabas ko na yung GSX S1000 review ko. So makita nyo doon sa may community tab ko is nagpost na ako ng picture, kasi nagpre-prepare na ako dyan sa nung weekend pa. So yun, so yun lang. Wala nang dagdag. Sige.